Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacañang Press Corps. Thank you for joining us in our last briefing for 2021. Bisperas po ng bagong taon ngayon, kaya binabati ko po kayo ng isang ligtas at masayang pagsalubong sa bagong taon. Kasama ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay, umiwas po tayo sa disgrasya. Umpisa natin ang briefing sa latest resolutions ng inyong Interagency Task Force or IATF. Una, inaprubahan ng IATF ang rekomendasyon na i-maintain ang Alert Level 2 sa buong Pilipinas mula January 1 hanggang January 15, 2022. Pangalawa, naglabas ang IATF ng bagong country risk classifications epektibo mula January 1 hanggang January 15, 2022. Under the red list are Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, and Spain. Nasa green list naman ang mga sumusunod: Bangladesh, Benin, Bhutan, British Virgin Islands, China, Cote d'Ivoire or Ivory Coast, Djibouti, Equatorial Guinea, Falkland Islands, Fiji, The Gambia, Guinea, Hong Kong, Indonesia, Kuwait, Kyrgyzstan, Liberia, Montserrat, Oman, Paraguay, Rwanda, Saba, ito po yung special municipality of the Kingdom of the Netherlands, St. Barthélemy, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, St. Eustatius, Taiwan, Timor-Leste, Togo, Uganda, at ang United Arab Emirates. Ang Pakistan na nasa green list ay na-reclassify ng IATF ngayong umaga to yellow list country. Ang Pakistan, pati na mga lugar na hindi ko nabanggit sa dalawang listahan, ay nasa ilalim po ng yellow list. Samantala, inaprubahan ng IATF upon the recommendation of the Department of Foreign Affairs ang acceptance recognition for purposes of arrival quarantine protocols as well as for interzonal and intrazonal movement, the national COVID-19 vaccination certificates of the following: Armenia, Belgium, Canada, France, Germany, Kuwait, New Zealand, Sri Lanka, Thailand, the United States of America, and Oman. Kung inyo pong matatandaan, may una nang inaprubahan na National COVID-19 Vaccination Certificates ang IATF. Makikita ninyo ito sa inyong screen. Kasama rito ang Australia, Austria, Czech Republic, Georgia, India, Japan, Kazakhstan, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Thailand, the Netherlands, Turkey, United Arab Emirates, at United Kingdom. The President signed yesterday, Rizal Day, two very significant measures. The first is Republic Act 11641, which creates the Department of Migrant Workers. Nakasaad sa batas na ito na Department of Migrant Workers or DMW ang pangunahing ahensya sa ilalim ng executive branch na ang tungkulin ay protektahan ang karapatan at isulong ang kapakanan ng ating mga OFWs, regardless of their status and of the means of entry into countries of destination. The DMW shall absorb the powers, functions, and mandate of the Philippine Overseas Employment Agency and other entities involved in the welfare of migrant workers, including the Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs of the DFA, all Philippine Overseas Labor Offices or POLOs under the DOLE, among others. The welfare of Filipinos working abroad has always been a top priority of our president, which is why he has always been a vocal supporter of this new body. All throughout his term, never nag-hesitate ang Pangulo
na depensahan at ipaglaban ang kapakanan ng ating mga OFWs, ang ating mga bagong bayani. Mamaya ay makakasama natin si Undersecretary Orville Balitok ng PLLO para pag-usapan ang batas na ito at paano ito makakatulong sa ating mga OFWs. Pinirmahan din po ng Pangulo ang General Appropriations Act of 2022, the passage of this law, in the words of the President, and I quote, he stated, reflects the healthy collaboration among all branches of the government, which is crucial in the attainment of our national development goals during these trying times, end of quote. To talk about this in more detail, we also have with us today DBM OIC Secretary Tina Kanda. Bago po ako tumuloy, nagpapasalamat po kami sa ating mga kaibigan at kasama sa lehislatura. Thank you for the hours you put into passing these two key pieces of legislation. Our thanks as well to our department officials and experts who contributed time and effort to help our lawmakers craft and pass the Department of Migrant Workers Act and the General Appropriations Act. Tumungo naman po tayo sa results ng bagong survey ng Pulse Asia. Since the President took office in 2016, the Chief Executive has been focused on fulfilling his mandate to steer a government committed to uplift the welfare of its citizens and to effect genuine and meaningful change in the lives of over 100 million Filipinos. Conducted from December 1 to 6, 2021, the recent Pulse Asia survey shows that the President has an approval rating of 72%, the highest among the top officials in government. This, in our view, reflects the sentiments of our people who recognize and acknowledge that under the leadership of the President, the government has responded to the concerns and issues relevant and important to our citizenry. We assure our kababayans that the President, along with his cabinet, will continue to work hard in the months to come with the interest and the welfare of the Filipino people foremost in his mind. Sa usaping bakuna naman, dumating kagabi, December 30, ang 609,570 doses of Pfizer vaccine na binili ng inyong pamahalaan. Samantalang, dumating noong Miyerkules, December 29, ang 1,230,800 doses ng Moderna vaccine na binili ng private sector. On the same day, dumating din ang 1,981,500 doses ng AstraZeneca vaccine na binili ng private sector. Bago nito, mayroong 2,005,300 doses ng AstraZeneca vaccine na binili ng pribadong sektor ang dumating sa bansa noong Martes, December 28. Dumating naman noong Martes, December 28, ang 367,380 doses ng Pfizer vaccine na binili ng private sector. So as of December 30, meron na po tayong mahigit 210 million doses of COVID-19 vaccine na natanggap mula Pebrero. Mga kababayan, the numbers speak for themselves. And we hope those who have not yet gotten vaccinated get the message. It is time to get your jabs. We reiterate that we cannot be complacent and we cannot take anything for granted because the threat posed by the Omicron variant is real. Ayon sa Department of Health, bagamat marami na ang bilang ng nabakunahan, 48.6 million or 63.06% ng ating target population ang fully vaccinated, habang nasa 60.9 million or 78.97% ang nakatanggap ng first dose as of December 28, 2021, meron po tayong estimated na 1.5 million seniors na hindi pa nababakunahan.
It bears stressing that our senior citizens are the most vulnerable to the risks posed by severe and critical COVID-19. For perspective po, itong 1.5 million na bilang na ito, kaya na nitong punuin ang ating mga ospital kung tamaan sila ng COVID-19. Kaya, nakikiusap po kami na agad na magpabakuna ang ating mga lolo at mga lola. Get your vaccines po para iwas ospital sa 2022 po. Pumunta naman po tayo sa COVID-19 update ayon sa December 30, 2021 COVID-19 case bulletin ng Department of Health. Nasa 1,623 ang bagong kaso ng COVID sa bansa. Tumaas din po ang ating positivity rate. Nasa 6.6% po ito, lalampas sa 5% indicator na binabantayan ng World Health Organization or WHO. We cannot sugarcoat this. This is not how we want to start year 2022. We know everyone wants to make COVID-19 surges a thing of the past, and this is possible only if we welcome 2022 conscious that we should keep our masks on, wash our hands, maintain social distancing, and please get vaccinated. Now, for other data, nasa 97.8% naman po ang porsyento ng gumaling at nasa mahigit 2.778 million ang naka-recover. Malungkot naman naming binabalita sa inyo na kahapon ay mayroong 133 ang naidagdag sa bilang ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Nasa 1.81% ang ating fatality rate at ito ay nananatiling mas mababa sa 2% global average. Nasa below 25% naman po ang ating hospital utilization rate. Sa ibang mga bagay, binabati natin ang mga swerteng nanalo ng bakunado panalo sa buwan ng Nobyembre. Naka-flash po sa inyong mga screen ang mga pangalan ng mga nanalo ng 5,000 pesos. Congratulations po sa ating mga winners. This ends my opening statement. Let us now discuss the two important laws signed by the President. Let us start with DBM OIC Secretary Tina Kanda to be followed by Undersecretary Orville Balito. OIC Secretary Kanda, are you on the line? Yes, sir. Good morning. Ay, good afternoon na ata. And Happy New Year, Sec Kanda. With the signing of the 2022 General Appropriations Act, ang tanong ng ating mga kababayan, sa dami ng ating mga challenges, kabilang na dito yung patuloy nating laban against COVID-19 plus yung mga nasalanta at lubos na naapektuhan itong Typhoon Odette plus yung mga regular programs, activities and projects ng ating pamahalaan for 2022, makakayanan ba at nakapalaw ba sa GAA for 2022 ang lahat ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan? Na-consider naman po natin lahat ito, pero kagaya po nung sinabi ni Pangulo kahapon, ang kinakabahan siya itong Omicron, kasi noon pong binalangkas itong budget na to, wala pang variant na Omicron, ano? So hindi po natin alam kung paano, no, kung gaano karaming resources ang ide-demand sa atin nitong Omicron variant na ito. Pero otherwise, kung ano naman po, kung mas malaki ang pangangailangan, then mag-a-adjust po tayo through augmentation or modification of the budgets of all the departments and agencies. Thank you. Second question ko po is, katanungan na rin ng mga kababayan natin, no? With the upcoming elections happening, and then of course, alam natin that
for national for those running for national offices, magsisimula na ang campaign period. Paano naman po masisiguro that the projects, activities, and programs of government will push through with an impending election ban happening very soon? Ang gagawin po namin dito, kasi meron tayong bagong patakaran, or it's a recent development na kung ano yung nasa GAA, ito na po yung release natin. Hindi na mag-aantay ang mga ahensya o departamento ng special allotment release order. So ang gagawin po namin at this point after the Christmas, after the happy at the New Year break, titingnan po namin lahat ng mga, kumbaga yung buong budget ng mga ahensya. Kung meron na po yung mga detalya, no po, o saan gagawin, anong gagawin, isasama na po namin yan sa tinatawag natin comprehensive release. Para nang sa ganun po, hindi naabutan ito ng election ban. So as much as possible, if the details are there, no, we will be including it in the positive list, so to speak, and then have this released to the departments and agencies. So ang magiging sigurong withheld lang dyan, yun talagang bagong mga proyekto na walang detalye whatsoever. Ito yung mga maaring inintroduce sa Congress or sa BICAM, no? At kumbaga at this point, hindi pa na ibibigay ang detalye po. Thank you very much, OIC Secretary Kanda. Please stay on board for questions from the media. Let's now go to Undersecretary Orville to talk a little bit about the department, the newest department assigned by the President, the Department of Migrant Workers. Undersecretary Orville, can you hear me? Yes, sir. Magandang tanghali po, Cabsec Carlo Nograles. Kahapon po nakita tayo sa Malacañang. Go ahead po with your presentation. Yes. Sa mga miyembro po ng Malacañang Press Corps, sa ating pong mahal na mga kababayan, pagbati po mula sa Presidential Legislative Liaison Office. Sa ngalan po ni Secretary Luz Verfeda Baby Pascual, nais po namin ipabatid sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kababayan po nating nasa ibayong dagat, ang isang napakagandang balita. Kahapon po ay pinirmahan ng ating mahal na Pangulo bilang batas ang Republic Act No. 11641, na ito po yung nagtatatag sa Department of Migrant Workers. Ang amin pong pasasalamat sa ating sa dalawang kapulangan ng Kongreso sa pagpasa ng naturang batas, ito pong kagawaran na ito ay isang bahay na magsisilbing tahanan ng ating mga bagong bayani. Isang bahay para sa ating mga overseas Filipino workers. Sa kasalukuyan po ay hiwa-hiwalay po ang mga opisina at ahensyang nagbibigay ng mga serbisyo sa ating mga OFWs. Nakikitirap lamang po ang mga opisinang ito, tumututok sa ating mga OFWs sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Walang iisang matatakbuhan sa panahon ng pangangailangan na magbibigay ng mabilis at agarang serbisyo. Ang POEA, ang OWA, ay mga attached agencies ng DOLE. Nasa ilalim naman po ng OWA ang National Reintegration Center for OFW. DOLE rin po ang namamahala sa lahat ng Philippine Overseas Labor Offices o yung mga POLO, International Labor Affairs Bureau o ILAB, at maging ang National Maritime Polytechnic. Samantala po, nasa ilalim ng DFA, ang Office for the Undersecretary for Migrant Workers, Migrant Workers Affairs o yung OMWA, na in charge po sa mga legal representation at repatriation ng mga OFWs. Nasa isa pang ahensya sa DSW dito naman po ang International Social Services Office para sa mga Pilipinong biktima ng human trafficking, overstaying at yung mga tinatamaan ng kalamidad. Ngayon po, magsisilbing one-stop shop na mangangasiwa sa kapakanan ng atin pong mga OFWs, pagsasama-samahin ang mga susunod na pitong ahensya na nangangalaga sa mga OFWs, ang POEA, ang POLO, ILAB, NRCO, NMP,
ang OMWA at ang Office of the Social Welfare Attaché. Ang OWA naman po ay magiging attached agency na ng bagong ahensya na ito. Layunin din po ng batas na ito na magbibigyang seguridad sila laban sa mga fixers at illegal recruiters dahil merong mga regional offices na mabilis nilang mapupuntahan para sa services at assistance. Magkakaroon din po ng 24/7 Emergency Response and Action Center Unit at Media and Social Media Monitoring Center na re-respond din naman sa emergency needs ng mga OFWs at ng kani-kanilang mga pamilya. So regardless po ng kanilang status, lahat ng distressed OFWs, dokumentado man o hindi, ay pipigyan ng assistance o tulong ng gobyerno sa pamamagitan ng bagong department. Isang full cycle at comprehensibong national reintegration program naman para sa lahat ng mga OFWs mula sa pre-deployment, on-site habang nagtatrabaho ang OFW sa ibang bansa, ang kani-kanilang pagbalik sa Pilipinas ay patutupad ang reintegration program. Ilan sa mga matatanggap nilang serbisyo ay skills training, psychosocial support at iba pang programa ng pamalhaan. Ang paglagda po ng batas na ito ay nagpapatunay sa tunay na malasakit ng pamahalaang Duterte para sa ating mga bagong bayani. Maraming salamat po at Happy New Year. Pero bago ko po i-end yung aking opening statement, Sir Cabsec, ay kung mamarapatin niyo po kaming ipakita ang isang short AVP po tungkol sa naging journey o saga ng batas na ito. Kasama din po yung mga mensahe ng papasasalamat ng ilan nating mga kababayan. Sige po. JC, kasama ko po ang isang technical staff namin na kasama rin sa discussion mamaya. Paki-share na lang po. Waiting, maraming salamat sa PLLO, no? Sa hard work na ginagawa po ninyo, especially in the passage of the very important legislative measures as we end 2021. Nandiyan na ba, Yusek? Sir, yung PTV4 po yata ang mag-share. Na-share po namin sa kanila yung 8 video. Sige. So while we're waiting for the technical staff to share the video, let's go to Yusek Rocky for questions from the media. Yes, sir. Good afternoon, Cabsec, at sa atin po mga bisita. Sa Carlo, unang tanong po magagaling kay Pia Gutierrez ng ABS-CBN. May paunawagan daw po si Senator Nancy Binay na pakilusin pareho ang PhilHealth at Department of Health sa pakikipag-usap sa mga private hospitals para hindi na madagdagan pa yung mga gustong mag-disengage sa PhilHealth. Ano po ang gagawing hakbang ng palasyo tungkol dito? Nasagot na po natin ito nung last press briefing po natin. Again, ang panawagan po ng PhilHealth sa ating mga hospital is to use the DCPM Wave 3 facility, no? Ito yung debit credit na paraan ng PhilHealth para mapabilis po yung pagbayad sa mga hospitals. According to the DCPM 3 or Wave 3, ang funding sa mga hospitals, 60% kaagad ang ibibigay, yung remaining 40% upon compliance of the requirements, no? So itong DCPM 3 na ino-offer po ng PhilHealth comes after yung first wave at second wave ng DCPM. So ito na po yung third wave ng DCPM para lalo pong mapabilis ang pagbayad sa mga hospitals. And as I know it, ang mga hospitals po that threatened PhilHealth holiday have suspended, no, itong plano nila mag-PhilHealth holiday. And marami na po sa mga hospitals are already availing of the DCPM 3. Opo.
Ang susunod pong tanong ni Tia Vicheres ay nananawagan daw po mga senador na kumuha ng bagong mamumuno sa PhilHealth na eksperto sa finance, fund management at accounting para maging mas mabilis ang pagproseso ng claims sa PhilHealth. Ano ba ang assessment ng Pangulo sa performance ni Attorney Guerang bilang PhilHealth PCEO at ano po ang latest directive ng Pangulo para po mapigil ang PhilHealth holiday? Yes, as I mentioned and as we know it, yung mga hospitals that initially mentioned na mag-PhilHealth holiday po sila have suspended their plans at karamihan if not all of them are now talking to PhilHealth para they can avail of DCPM 3. Palagay ko ito yung pinaka magandang paraan para maka-move forward po tayo. By availing of DCPM 3 ay agad mababayaran no ang mga hospital nung 60% while pending yung 40%, at least meron na pong fund flow or cash flow na papasok sa mga hospital na yun po ay makaka-benefit ultimately no sa mga pasyenteng inaalagaan nila. With regard to the other calls that mentioned, yung sa PhilHealth naman is yung head ng PhilHealth obviously is an appointive position, so katulad naming lahat, we serve at the pleasure of the president habang nandyan po yung trust and confidence ng Pangulo. Wala pa naman pong nababanggit si Pangulo, but I think with the DCPM 3 method, this is one way for us to ensure na may fresh funds po na papasok sa mga hospital. Of course, alam niyo naman na para maka-claim yung mga hospital mula sa PhilHealth ay kailangan maraming mga papeles at mga requirements ang kinakailangan ipakita. So DCPM 3 is a way na mabilisang mabigyan, matugunan ang pangangailangan ng cash and fresh funds ang hospitals with that 60% na download agad. Samantalang habang hinihintay yung iba pang mga papeles, yung 40% will come after all the requirements are fulfilled. Opo. Susunod pong tanong ay mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune for OIC Secretary Kanda. May we know daw po yung total amount allocated for our COVID-19 response under the 2022 budget. Ano-ano daw po yung items na ito at how much will be spent for each item? Doon po sa buong COVID response, ang talagang naka-allocate natin is around 107 billion pesos, no? But out of that amount, 87 billion noon is under the unprogrammed appropriation. So ibig sabihin noon, marirelease lang 'yon pagka nagkaroon ng additional revenues na makakalap ang gobyerno. No, nagkakaroon naman 'yan on a year-to-year basis. Kaya lang ibig sabihin lang noon, hindi agad-agad mapupunan yung pangangailangan. However, for the first quarter, I think safe na tayo kasi meron pa naman 20.6 billion na nakaprograma. So ibig sabihin at any given point during the first quarter, pwede na nating ma-release ito. Out of this amount, 7.9 billion ang for procurement ng mga RT-PCR cartridges. Tapos meron tayong 900 million pesos para sa virology lab. Meron din tayong 2.8 billion for the purchase of vaccines at 9 billion para sa allowances ng ating mga frontline healthcare workers. Agad-agad ito ay magiging available. Ang total nito is 20.6 billion pesos. No, ngayon ang sabi ko nga, meron tayong mga allocation pa no for vaccines na 45 billion plus yung 42 billion pa para sa SRA na ito ay nasa unprogrammed fund. No, so siguro mga second quarter onwards, tama-tama naman makakakalap na tayo ng mga revenues niyan, no, magiging available naman yan for the procurement of vaccines and payment of our healthcare workers. So okay, yun po ang breakdown natin. Opo, OIC Secretary Kanda, ang tanong naman po ay mula kay Laila Salaveria na Inquirer, did the President veto anything
in the 2022 budget? If yes, ano daw po ito? Similar question with Summit Danila ng Business Mirror at Cresceline Catarong ng SMNI. Ang mga na-veto ay hindi naman mga delikadong item. May veto, no? May direct veto. Actually, parang tatlong item yan. Ito yung number one, yung application ng agrarian reform law sa mga state universities and colleges. Tapos yung isa is the DOTR, no, na yung mga walang budgetary provision, yun lang ang vinito. Kumbaga yun yung mga riders kasi, no. So dun sa yung pangalawa is yung paggamit ng commercial banks, thrift banks for Department of Agriculture. Again, walang provision yun, no, under the budget. So it is actually a rider to the GAA. So tinanggal natin yon. Plus nga yung sa DOTR na gender responsive restroom programs. Again, wala yung provision sa GAA. So itong mga ito, na-veto yon because there are also substantive laws backing it up. No? So wala naman delikadong na-veto. Opo, thank you OIC Secretary Kanda. Secretary Carlo, tanong pa rin po mula kay Laila Salaveria, what is Malacañang going to do about what an expert said was the alarming rapid increase in COVID cases? What immediate actions could it take to prevent a repeat of previous surges that led to lockdowns? Yes, patuloy naman yung pakikipag-ugnay natin sa mga LGUs, no? Lalong-lalo na with DILG and DOH in the forefront. We also have our regional IATF on the ground sa bawat region. At binabantayan natin yung mga LGUs na meron mga pagtaas ng bilang ng mga COVID cases. At patuloy yung pakikipag-ugnayan at coordination natin with the LGUs with a reminder sa mga LGUs na pag tumama na po sa metric at pag nakikita po ninyo na may mga surges or pagtaas ng bilang ng COVID cases in your localities, immediately impose localized or granular lockdown sa mga areas po, mga barangay, purok, street level lockdowns, house lockdowns, residential lockdowns kung kinakailangan. Pag may nakikita kayong uptick or surge ng cases doon sa mga lugar ninyo, let's control the situation immediately by utilizing itong mga localized granular lockdowns natin. House, street, purok, barangay, series of purok, nasa kamay po ninyo. Basta kasama yan sa mga metrics at may pakikipag-unayan kayo sa regional IATF ninyo. Let's not wait na lumobo pa yan sa inyong mga area dahil kami po sa IATF will not also hesitate to increase the alert level sa mga provinces or highly urbanized cities even pag nakikita namin na kailangan na talagang i-increase ang alert level. Alam niyo naman po na based on our IATF guidelines, bagamat sabihin natin January 1 to January 15 ay alert level 2, if kinakailangan ng IATF to elevate any locality into a higher alert level status, we will do it, no? Kaya sa panawagan natin sa mga LGUs, mag-localize at granular lockdown kayo pag kinakailangan, especially pag tumama na dun sa mga metrics at mga parameters na patuloy naman namin nire-remind sa inyo. As for the general public, ang panawagan po natin, lalong-lalo na ngayong New Year and beyond, yung patuloy na minimum public health standards natin, no? Nandyan po yan. Mask, hugas, iwas, plus bakuna. And then pagdating naman dun sa mga public private establishments, make sure na maganda yung ventilation, maayos yung ventilation. So reminder na rin sa mga workplaces and all establishments to ensure na maganda po yung ventilation sa inyong lugar. But for everyone's cooperation, we really ask for everyone's cooperation here. Again, this is a shared responsibility
This is a whole of society, whole of nation approach. Kaya nga tinatawag na whole of society, whole of nation dahil hindi lamang po ang national government, hindi lamang po to responsibility ng LGU, responsibility po ng bawat Pilipino itong pag-iwas ng pagtaas ng COVID cases, ang transmission ng COVID cases. So it is everyone's responsibility. Tanong naman po, tanong pa rin po mula kay Laila sa Laveria, CABSEC, there are reports daw po that a traveler from overseas may have violated protocols when she left her quarantine hotel to party. How certain is the government that quarantine protocols are not being breached in the different facilities? On that point, I would just like to assure the public na iniimbestigahan na po yan. The Philippine National Police, the CIDG, the Department of Tourism, the Department of Health is already conducting the necessary investigations and fact-finding. And we will not hesitate to prosecute those who are violating the law. At talagang ipoprosecute namin yan. Hindi natin tatantanan yan. Kailangan po talaga nating, I'm sorry, no? This is a public health emergency. You cannot just let this go or, you know. Importante talaga that everybody follows the law and the laws are there for everyone's protection and safety. And let's not think na we can get away with it. Dahil hindi talaga, hindi yan mangyayari. Lahat ng dapat at kailangan sampahan, sasampahan ng kaso. Anybody who needs to be prosecuted will be prosecuted. Again, because we are in a public health emergency, this is for the public safety, this is the safety of everybody. The laws are in place, not for anything, but for everyone's protection. So this is already being investigated and talagang we will execute the laws accordingly. For all the other establishments and all the other international travelers, those coming from abroad, everybody, the general public. Alam nyo, gaya na sinabi namin, it's a responsibility. The responsibility of everyone. Whether traveler ka, naka-quarantine ka, or ikaw yung establishment, quarantine facility, isolation facility, alam nyo naman kung ano yung responsibilities ninyo. Naka-set in place lahat yan. So it is up to you, it is really your responsibility to ensure that there will be no violations. If violations happen, then we will prosecute. It's that simple. So let it not come to that. Again, huwag na tayong maghanap ng paraan na, alam niyo yun, sundin na lang natin for everyone's safety and for everyone's protection. But again, we will not hesitate to prosecute those that need to really be prosecuted. And we will really execute the laws accordingly and everybody who violates will face the proper sanctions. Yes, ma'am. Secretary, may follow-up lang po si Maricel Halini tungkol dyan. Basahin ko na po. Can you expand daw po on the penalties sa nagva-violate ng quarantine protocols? What like what Poblacion Girl did? Paano yung hotel na supposedly a quarantine facility, will they be suspended while the investigation is ongoing? Ayokong pangunahan ano yung magiging sanctions, no? But all possible sanctions, violation of the Notifiable Diseases Act, violation, any violation as prescribed dun sa mga agreements natin with the quarantine facility and the isolation facilities. May mga pinirmahan naman ng mga yan at alam naman po nila kung ano yung mga sanctions that they will face. If indeed there were
they were not responsible if they were indeed violating the protocols, kung hindi nila binantayan ang kanilang mga yung mga nandun naka-quarantine sa kanila, then so we leave it up to the DOJ to file the necessary charges. After an investigation is done by the PNP, after the investigation is done by our CIDG, then we leave it up to the DOJ to file the proper charges. But make no mistake, anybody who violates, the law will catch up to you. So don't try it. Huwag niyo subukan, please. Opo. Secretary, tanong naman po mula kay Sam Medenilla ng Business Mirror. Nakapag-decide na po kaya si President Duterte kung sino daw po i-appoint niya na Cabinet Secretary for the Department for Migrant Workers? If yes, sino po kaya siya? Similar question with MJ Blancaflor ng Daily Tribune. Wag po muna natin pangunahan si Presidente. So let's wait for the proper announcement. But if it will come, and when he decides to announce it, he will announce kung sino po yung i-appoint niya, if ever. Opo. For Yusek Orville, tanong po ni Sam Medenilla ng Business Mirror, ano na po ang status ng law for contractualization and will this still be passed before the end of the current administration? Maraming salamat po sa katanungan iyan. Actually, ang end of bill ay nakapasa na po on third reading sa Kongreso, sa House of Representatives nitong December, if I'm not mistaken, December 1, ngayong 1. Sa Senado naman po ay several bills have been filed and it's still pending in the committee. So kami po bilang PLLO ay nagsusulong, ang mandate po namin ay to shepherd the president's legislative agenda or legislative priorities. Hanggang ngayon po ay isa rin naman pa kung prioridad ng presidente ang panukalang batas na ito. So our job is to really do our best in pushing for the passage of this law in both houses of Congress. Opo. Thank you po. Cabsec, tanong naman po mula kay Angel Ronquillo ng DZXL, RMN. Sinabi niyo, bali may nabanggit na kayo nito, Secretary, baka may idagdag lang po kayo. Ano? Yung nga sinabi niyo daw po na bahala ang palaso sa bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19, pero bakit na natili sa Alert Level 2 ang status ng buong kapuluan? Hindi pa tumama sa parameters ng Alert Level 3 ang anumang province and highly urbanized city and independent component city so far, no? So based dun sa parameters po namin, nung tiningnan po namin yung numbers, wala pa namang tumama doon. Not yet, no? But again, nothing will prevent the IATF from imposing an Alert Level 3 pag kinakailangan. Bagamat sabihin natin, in-announce na namin na January 1 to 15 is Alert Level 2 for all. But if we see na kailangan i-elevate to Alert Level 3 ang isang province or ilang provinces or isang highly urbanized city or isang, we will do it. No? Kahit na hindi pa siya nag-January 15. Kasama yan sa protocols ng IATF po. So, that's the reason why nakikipag-ugnayan po kami sa mga LGUs na nakikita po namin na may pagtaas ng mga bilang ng kanilang COVID cases. At nire-remind po namin ng mga LGUs na mag-granular at localized lockdown na dun sa mga areas na may nakikita po tayong pagtaas ng bilang para hindi po lumala ang sitwasyon. But again, we will constantly monitor this day by day. Patuloy yung pagmamonitor namin sa lahat ng lugar, lahat ng mga localities sa buong bansa.
And we will not hesitate to increase the alert level kung kinakailangan. In the meantime, LGUs, please impose localized lockdowns kung kinakailangan din po. Opo, ang second question po niya, nasaan daw po si Pangulong Duterte? Saan siya sasalubong ng bagong taon? At bibisita pa rin po ba siya sa mga biktima ng bagyong Odette? As with every New Year, the President will spend his New Year's in Davao to be with his family and his loved ones in Davao. As to the next visits ni Pangulo, abangan na lang po natin yung next announcements when the President will and go and visit and which areas sa mga tinamaan ng Typhoon Odette ang bibisitahin niya pagkatapos ng New Year. Opo. From Lanes Capanti ng GMA News Online, is there a need to increase alert level in NCR which already has a 14% COVID-19 positivity rate per Okta research? Continue to monitor the situation in NCR and in all other localities in the country. And we will not hesitate to increase the alert level kung kinakailangan. Again, but with a reminder to the LGUs to impose granular and localized lockdowns in your area, per street, per purok, per barangay. You can do that with the coordination, of course, with the RIATF. Please do not hesitate to do those granular lockdowns so that we can contain and control the situation before it gets out of hand. But again, kung kinakailangan i-elevate, if it hits and breaches the parameters for a higher alert level, we will do it po. Opo. From Creseline Catarong na SMNI, tumaas po yung approval rating niya. Tumaas pa ang approval rating ni Pangulong Duterte sa 72% batay sa pinakabagong Pulse Asia survey. Ano daw po yung dahilan ng patuloy na pagtaas ang approval rating ng Pangulo sa kabila po ng sunod-sunod na challenges na kinakaharap ng bansa at ngayong malapit na matapos ang kanyang termino? Sa palagay po namin, ito po ay isang reflection ng tiwala ng ating mga kababayan kay Pangulong Duterte at ang mabilis na aksyon at pagtugon ni Pangulong Duterte sa lahat ng pangangailangan. Bagamat marami po tayong challenges na hinaharap, na kasalukuyang hinaharap, ay mabilis naman po ang aksyon ni Pangulo, ang pagtugon niya sa pangangailangan ng ating mga kababayan. At syempre, nakikita po ng taong bayan ang tunay na malasakit ni Pangulo para sa bawat Pilipino dito sa ating bansa. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa tiwala at pagmahal niyo po kay Pangulong Duterte at sa kanyang administrasyon. Opo. Mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune, ang yung New Year message daw po ni Pangulong Duterte sa ating mga kababayan. I shall read the New Year's message of the President. Katatanggap lang po namin. After this, we can go back to PLLO for the video presentation ng pinakabagong Department of Migrant Workers. Mga kababayan, ito pong mensahe ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa buong sambayanan ngayong sa pagdiriwang po natin ng bagong taon. The message of the President reads, and I quote, "As we welcome the new year 2022 with much hope, let us cherish all that we have experienced in the previous year, including our struggles and victories in overcoming the COVID-19 pandemic and the ravages of Typhoon Odette. Indeed, we have been through many challenging times, but our distinct resilience and Bayanihan spirit allowed us to prevail and come out stronger. Every day we continue to witness the indomitable spirit of the Filipino that adapts, endures, and triumphs over all adversities. The dedication and courage of our people, especially of our medical and essential frontliners, uniformed services, civilian personnel and volunteers,
demonstrate what great things we can achieve if we work in solidarity. As we take a whole-of-nation approach to recover and build back better, may we all be inspired by the promise of new beginnings that the new year brings. Now, we are given a fresh start and opportunity to aim higher and to do things better in the spirit of genuine malasakit at pagbabago. Let all our aspirations and actions be guided by our strong sense of nationhood and our deep faith in the Almighty. May we also find a stronger and higher purpose in our lives so that we may pursue only what is good for our families, communities, and the entire nation. Isang pinagpala at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Signed, Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines. So, Yusek Rocky, let's now go to the presentation ng PLLO on the newest department and addition to the executive branch, the Department of Migrant Workers. Everyday spectacle to read the newspapers about the abuses of our brothers, sisters abroad working as OFW. I propose to create one government only to take care of the OFW. Lahat ng kailangan permit, ano, dyan na nila kukunin sa administrasyon na yan. It's gonna be a department to take care of them. I'd like to add something on the protection of our overseas Philippines. I also ask Congress to pass a law creating the Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos. Kailangan po ito because they are suffering they suffered not only yesterday but they're still suffering now. So many inadequacies, both our government response and including the monetary assistance. To ensure that there is a department that is solely focused on addressing the needs and taking care of the welfare of our countrymen abroad. With 173 affirmative votes, 11 negative votes, and no abstention, House Bill number 5832 is hereby approved on third reading. With 20 affirmative votes, no negative votes, no abstention, Senate Bill 2234 is approved on third reading. Duterte na nagkaroon po tayo ng ganitong
Department of Migrants na magkaroon po ng trends na mapangalagaan po ang ating OFW at mas mapabilis po ang pagproseso dahil po sa ganitong problem. Nagpapasalamat din po ng mga dahil mas mapapabilis po at mas mapapangalagaan po ang ating mga nababayan. Maraming salamat. Magandang gabi po. Ako po si Shanice Brigoli, isang OFW po from Qatar. And nagpapasalamat po ako kay President Duterte sa pagtatayo ng bagong department po para sa aming mga OFW dahil hindi lang sa natutugunan or napapansin at na-answer po yung lahat ng mga needs po namin. Isa din po na pa-prioritize po kami bilang isang OFW. Maraming salamat po sa tulong na nakauwi po kami ng maayos amidst the pandemic and the situation. So maraming salamat din po sa pagpapabalakad sa Pilipinas. Thank you po. Ako po si Marlon Laranzano, isang OFW SEMA. Nagpapasalamat po ako kay Pangulong Duterte sa pagtayo ng bagong department para sa aming mga OFW dahil mas nabibigyan kami ng dagdag na budget at mas magtutugunan ang aming mga pangailangan. Maraming salamat po, Presidente Sully Duterte. Maraming salamat, Yusek Orville, at sa buong puwersa ng PLLO at sa lahat ng mga talagang nagtrabaho para maipasa itong napaka-importanteng batas na ito. At lalong-lalo na po, ang pinaka-leader nitong lahat, walang iba kundi ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Salamat sa iyo, Yusek Orville. Maraming salamat din sa iyo, OIC Secretary Kanda. And Yusek Rocky, wala na yata ang mga katanungan, ano po? So magpapasalamat na rin ako sa iyo. And I wish you all a happy, happy new year. Mga kababayan, we end the year with an overwhelming majority of our people hopeful about the future. 93% ng ating mga kababayan ay sasalubungin ang bagong taon na may pag-asa. Ayon sa isang lumabas na survey, we share this optimism because we have seen in the past year what over 100 million Filipinos can achieve with unity, resolve, and concern for one another. Sa gitna ng hamon at mga tagumpay, nagpapasalamat kami dahil hindi ninyo kami iniwan. Patuloy ang inyong suporta, tiwala, at pagmamahal sa ating Pangulo at sa kanyang administrasyon. Ito ay aming susuklian ng dobleng sipag at dobleng dedikasyon sa taong 2022. Muli, ingat po tayo. Stay safe and healthy, Pilipinas. Manigong bagong taon po sa ating lahat.